Po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Marami na naman pong nagko-komento sa atin, mga ka-Aldab. Mr. Destiny, ano na naman po ba itong kumakalat na video, mga ka-Aldab, na umaten nga po si Main Paul Kerson sa opening ng Clowns Republic ni Ma'am Alan, mga ka-Aldab. Well, totoo po yun, mga ka-Aldab. Marami naman pong nagtatanong, Mr. Destiny, totoo ba na si Mengay ang naging, kumbaga, kapalit ng mga ganitong yung mga senaryo, mga ka-Aldab? Marami po kasing nagko-komento, mga ka-Aldab, na kaya binigyan ng business permit o pinahintulutan po si Ma'am Alan, katumbas nito ang paglabas ni Congressman Spotted at ni Main Paul Kerson sa social media. Maraming sinasabi na yung para nga rin po raw to lalong umangat dahil may pelikula nga po daw si Congressman Spotted. Maraming mga akusasyon, maraming komento, mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, ang isang business permit, depende po yan eh. Depende po sa lugar, kumbaga, sa totoo lang mahirap pong kumuha niyan. Medyo may punto na umaabot pa po ng matagal, makakuha po lang niyan. Real talk, mga ka-Aldab, totoo po yan, lalo na nga po kapag may kalabang ka. Halimbawa, nagtayo ka ng ganyan, tapos meron ka palang kabila na malapit sa mayor, malapit sa kapitan, talagang masasabi mo na medyo mahihirapan ka. Real talk to, mga ka-Aldab, nangyari na po sa amin dito sa lugar po namin na meron pong isang, para lang po sa kaalaman ng lahat, mga ka-Aldab, na meron pong establishmento na nagtayo pagkatapos meron pong malapit sa kanya na ang tagal, inabot po ng isang taong mahigit. Ganun po katagal bago nakakuna ng business permit. Pero kung titignan nyo naman po, talagang dapat nabigyan na siya. Kaya dumidepende pa rin po ito sa mga proposal kung ano nga po ba talaga yung mas maganda para mas mapadali ang pagkuha ng business permit. Real talk yan. Iyan po daw ay isa sa rason kung bakit nga po mabilis yung proseso, dahil kailangan nasa grand opening nga po itong si Congressman Spotted at si Mengay. Pero may kanya-kanya tayong pananaw at opinion sa bagay na yan. Kayo na po bahala magkomento. Dito po sa video natin, mga ka-Aldab, na pinapakita ko po sa inyo, marami pong mga netizen na naandyan po mismo na hindi naman daw po talaga nakitaan ng nakakilig yung dalawa. Dahil parang nakapokus nga po daw yung dalawa kay Mengay at kay Maha. Real talk to, mga ka-Aldab. Ultimo si Kakay po, maraming komento sa kanya na ano nga po ba, parang wala nga po, parang siya lang lagi yung kausap, parang hindi nga po nakitang kinakausap ni Main Paul Kerson si Maha, si Kakay, na kung saan kaibigang matalik to ni Maha. Pero pagdating po kay Mengay, never nga po itong nakikitang close. At pagdating naman po kay Ma'am Alan, talagang nakatutok ito, mga ka-Aldab. Common sense na lang po sa mga gumagawa ng issue, sa mga nagsasabing close na close daw, wala pong ganun. Ultimo mga taong naandyan, ha? Real talk to, ultimong taong nandyan at yung mga reporter po, yung mga nagsusulat ng article, hindi po nila nakitaan, pero kailangan po nilang gawin o isulat, mga ka-Aldab. Ito'y base rin po sa mga experience na naandyan o yung mga nakakita sa mga kaganapan yan. Sabi ko nga po sa inyo dito, kapansin-pansin na umiepal po talaga si Congressman Spotted. Talagang pinapakita niya kuno dito. Pero kung titignan nyo, susuriin nyo, mga ka-Aldab, yung mga hinanaing ng mga taong taga District 1 na sinasabi nga po nila at ipinopost nga po nila bakit daw po si Mengay hirap na hirap pumunta sa mga event
na ginagawa po minsan ni Congressman Spotted, na kung saan meron nga po raw itong papiding na yung dating mga congressman, yung asawa ng congressman pumupunta, tapos may mga konsehal na nagpaparaw ng mga ganyan, kumbaga naandoon yung mga girlfriend o asawa po nila. Pagpaparamdam lang po daw yun ng suporta. Totoo naman po mga kaaldab, lalo na po kapag ang kasintahan mo ay talagang public servant, kailangan din mo rin magpakita. Hindi po ba? Nauumay na po kasi sila, nauumay na po kasi yung taga District 1 sa madalas na magpapakita po yung mukha ni Ibiang. Parang sinasabing si Ibiang nga po raw ang susunod na kakandidato at si Congressman Spotted nga po ay magtataas ng level. Ito'y base lang naman po sa mga prediksyon na mga nababasa natin sa mga nagko-komento, dahil daig po pa real talk to, daig po papuraw ni Congressman Spotted si Ibiang kung umasta. Parang siya nga po talaga yung nagmamanipula ng mga event. Well, siya nga po yung chief of staff eh. Ibig sabihin niya mga kaaldab eh, talagang masasabi natin na siya po talaga yung po tumututok. Di po ba? Kaya nga po dun sa mga nagre-react, sa mga nagko-komento, kumbaga binabasa ko. Pero bakit nga po sa mga main fanatics at Armin, wala po yan? Kasi sinasabi nila, busy si Mengay. Eto, common sense na lang to ha, mga kaaldab. Eto po ba yung busy? Nagawa po niyang pumunta sa mga kaganapan, sa mga kaibigan niya. Samantalang doon po sa personal, na kung saan napakalapit lang. Gaya nga po nito, di po ba, may free time si Main Paul Kerson. May oras siya na para po sa mga kaibigan niya. Pero pagdating po daw kay Congressman Spotted, wala po talaga siyang kung masabi natin na hindi po talaga importante para sa kanya. Mas importante pa po yung talagang taong masasabing malapit kay Main Paul Kerson. Isipin nyo na lang mga kaalda ba, mas mahal po ni Mengay yung mga kaibigan niya kaysa po kay Congressman Spotted. Speaking of kaibigan mga kaaldab, so alam nyo na sa mga magpapakalat pa po ng fake news dyan, huwag kayong maniniwala. Kumbaga ginagawa lang po nila to para tuluyan nga pong makuha yung simpatya ng mga netizen, yung mga taong nagkukomento. Akala nyo maraming alam, di po mga kaaldab, mga dummy account lang yan. Ang gusto lang po nila pag-usapan, ang gusto lang nila maging bida po sa social media, gaya po ni Christopher Min, panay banat sa Aldab Nation, panay birada, panay ganito, panay ganyan. Akala naman po niya maraming natutuwa sa mga sinasabi niya, akala naman po niya yung mga sinasabi niya maraming kakampi po sa kanya. Ang naglaon mga kaaldab, ang labanan naging desperada. Real talk mga kaaldab, dahil sa hindi niya po magawang pabagsakin ng Aldab Nation, na imbis na papuri yung iba to sa kanya, kumbaga pang bubuli po ang naabot ni Christopher Min. Real talk to, akala niya kasi kakampi sa kanya yung mga main fanatics at Armin. Anong pakialam po ng Armin at main fanatics sa kanya? Di po ba? Wala pong pakialam sa kanya. Kaya nga po nagkakaroon ng problema. Dati hindi na to ganito eh. Ngayon, halatang-halatang apektado po siya. Bakit? Kasi binanatan nga po siya ng gusto at naghahanap siya ng kakampi, wala siyang kakampi. Batikos lang po ang inabot niya. Real talk to mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po yung latest updates natin mga kaaldab. Kaya kung bago lang po kayo, ishare nyo po yung video na to.